Today, magluluto tayo ng sisig burrito. Pagsasamahin natin ang pork at chicken sisig at gagawin lang natin ang madalian pero nakatatakam because cooking doesn't have to be hard, it just have to be delicious! Let's go! Ayan mga katipsi, ang masarap sa sisig is yung inihaw yung meat. Kaya iihawin natin to. Unahin natin itong manok. Yan, ihawin natin yung kabilang side ng 5 minutes bago natin baliktarin. Ang ginamit ko nga pala dito is leg part ng chicken na naka-debone na. Pwede din yung thigh part kasi masarap na part ng manok is yung may mga buto. Pero kung wala kayong thigh mag-debone o wala kayong mabibilhan na naka-debone na, pwede naman kahit yung chicken breast lang. Pero sabi ko nga, syempre para mas malasa, leg part yung gagamitin natin. Bago ko nga pala inihaw to, minarinate ko muna, nilagyan ko lang yun ng toyo, ground black pepper. At syempre dahil medyo maasim nga ang sisig, pinigaan din natin yan ng katas ng lime. Pwede din naman yung calamansi juice. Nilagyan ko na ng pampaasim dito pa lang sa marinade para sumiksik na sa laman yung citrus flavor. Nilagyan din natin yan ng konting white sugar pang pabalance sa alat at asim. Ayan, after 5 minutes na pag-ihaw, baliktarin naman natin sa kabilang side para hindi siya mabigla at hindi ma-overcook or ma-undercook. Ayan, continuous lang natin itong iihawin, i-monitor natin hanggang sa maluto. At ayan, kapag luto na, itabi lang natin to and then isunod naman natin yung mga pork belly. Nagluto na rin tayo ng crispy pork sisig noon. Bale, prinito natin yung pork belly bago natin ginawang sisig. Pero ang original sisig is iniihaw talaga. Yung iba nga, sinusunog pa nila talaga yung balat ng baboy, like yung maskara o yung tenga ng baboy, para may konting pait yung flavor. Pero tayo, for this episode, gagamit tayo ng pork belly. Bago nga pala natin to inihaw, pinakuluan muna natin to at pinalambot. Nilagyan natin ang mga pampalasang asin, pamintang buo, dahon ng laurel, nilagyan din natin ng isang buong lemon at dahon ng sibuyas. Pinakuluan natin to ng 40 minutes tapos inahon natin at pinalamig. At ayan, patuloy lang nating ihawin lahat ng sides para talagang smoky flavor. Kung gusto nyong i-toast yung balat at yung laman, nasa sa inyo na yung mga katipsi, pero ako iihawin ko lang to ng tama. Ayan, after paikipagsapalaran sa init ng araw at init ng apoy, naihaw na natin itong chicken at pork. Ngayon naman, i-prepare natin yung mga rekado. Gagamit tayo dyan ng sibuyas na pula. Dahil napakalaki ng sibuyas na nabili natin, isa lang yung ilalagay ko. I-dice lang natin to or hiwang maliliit. Ang isa sa pampaasim natin is calamansi juice, kaya maghihiwa ako ng mga 10 hanggang 15 piraso. Ang pang-spice naman natin is jalapeño. Pero sa Pinas, ang nilalagay natin is yung siling panigang at yung siling pula. Ngayon naman, simulan na nating hiwain itong ating chicken at pork kasi hihiwain natin ito ng maliliit. Mas maganda kung tatadtarin natin para medyo Pinoy yung texture. Na-prepare na natin lahat ng kailangan para sa ating sisig, simulan na nating magtimpla. Yan, dito sa ating bowl, i-boost lang natin dyan yung tinadtad na pork at pati itong tinadtad na chicken. Lalagyan natin yan ng liver spread. Pero kung available yung atay ng manok, ihawin nyo rin yung natdurugin at iyon ang isama nyo dito sa sisig. Para talagang authentic. Pero kahit itong liver spread lang, masarap din yan. At sabay-sabay na natin ilagay dyan yung sibuyas, sili, calamansi juice, at pandagdag asing natin, suka. Gagamit tayo dyan ng apple cider vinegar. Pero kahit anong suka naman is pwede rin. Pampalasa natin is asin, ground black pepper, pampakulay, at dagdag lasa, konting toyo. At ayan, ganun lang kasimple gumawa ng sisig mga katipsi. Ngayon, halu-haluin na natin to para magsama-sama yung flavor.
Since gumawa na tayo ng authentic or original na sisig noon, ang sisig version naman natin today is yung tinatawag nilang Manila sisig. Yun yung may itlog, yung iba naman nilalagyan din ng mayonnaise. At dahil nga burrito sisig to, lalagyan din natin ng mayonnaise. Kaya nagprito na ako ng itlog dito. Yung ilalagay nating itlog is prinito kong mabuti, hindi yung malasado kasi baka tumulo kapag kinain natin yung burrito. Pero kung preferred nyo yung malasadong itlog, nasa sa inyo na yun. At ganito lang kasimple ang gagawin natin para maging burrito version itong sisig natin. Meron tayo ditong malaking tortilla. Tapos lalagyan muna natin yan ng kanin, syempre. Hindi mawawala yan. After ng kanin, isusunod natin yung sisig. At ito mga katipsi, optional lang lalagyan natin ng lettuce para may gulay at added flavor. Then dyan natin ipapatong itong itlog. Tapos ang sauce natin is mayonnaise. Green onions on top, tapos ibalot na natin. Hindi pa ako expert sa pagbalot ng tortilla, kaya pagpasensyahan nyo na. At ayan, napakalaki, kaya pwede natin tawagin tong giant sisig burrito. Next step mga katipsi is ito toast natin to dito sa ating griddle pan para medyo maluto yung tortilla, maging crispy at smoky flavor. Nasa sa inyo na yung kung gaano ka-toast yung gusto nyo. Yung iba kasi gusto nila yung medyo sunog. Yung iba naman is yung medyo golden brown lang, parang ganito. At ayan, ready na ang ating burrito. Hiwain natin. Simpleng-simple, napakabango, nakatatakam. Ayan mga katipsi, luto na tong sisig burrito natin. Tara, kain tayo. Ayan mga katipsi, luto na ang kakaibang sisig natin today. Pork and chicken sisig, pinagsama natin, ginawa natin burrito. Ayan. Medyo kakaiba ito ha, kasi ang sisig na original, ang Kapampangan, walang itlog. Ito at may itlog yan. Oh, medyo pumahangang ha? Oh, medyo maangan ng konti kasi may jalapeno to. Oh, kasi may nakikita na ako doon. No? May jalapeno to. Ayun mga tipsy, oh. Para maiba, pwede pang business, pwede pang tignan handaan. Naku naman, hindi naman. Giant talaga. Sarap. Sarap pala kung may lettuce yung sisig. May lettuce naman ah. Mm-hmm. Parang siyang taco. Marap. Ayoko yun. Nakalaki. Ay, pinirito mo pa yung ano, itlog. Ay, pinirito mo? Pinirito ko yung itlog kasi pag hindi ko pinirito, baka kinagat natin. Magkalat. Tutulo. Tutulo. Pero mga tips yung itlog, kung depende na sa inyo kung anong gusto nyo, kung saan yung side up lang. Sarap naman, no? Sarap. Pwede pang business to mga tips. Pero yung malaki yung ginamit namin eh. Pwede yung maliliit lang. Sarap talaga pag magsama yung chicken tsaka yung pork. May ganito palang kalaking wrapper? Doon sa ano, hamang... Hindi mo nakalang wrap to, di ba? Pwede ako magdala nito, yung maliit lang, yung normal. Hindi, iba naman din yan. Yung mga tortilla? Hindi, yeah, meron tortilla talaga, meron nga din ang tortilla na isa. Yung maliit lang? Meron nga din. Gusto kong mag-uwi. Mga tipsy, yung tortilla na ginamit namin, wheat to, pero pwede naman yung corn, tsaka yung flour. Nasa inyo na kung ito ano. Ito na merong spinach. Yeah, yun, mayroon all kind. Mayroon all kind ba? May bell pepper, pepper pa lang. Mayroon pang pepper. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo. Yung ginamit lang namin dito wheat. Pero masarap din dito yung corn. Mm-hmm. Yeah. Siya gusto niya corn na tortilla. Oh, yan? Yeah? Pinili ko lang yung wheat kasi maganda yung kulay niya. Medyo brown-brown. Bakit walang sauce? Sabihin mo sa kanya bakit hindi mo kailangan lagyan ng sauce? Meron to at may mayonnaise sa loob. Lahat, everything is dyan lang. Yung sa loob. Hindi natin nilagyan ng like, tomato sauce or hot sauce. Kasi hindi na siya sisig. Okay. Pag nilagyan natin yung hot sauce, may iba yung lasa. Kahit nga sisig siya, so sisig wala naman sauce yan, di ba? Toyo lang yung nilalagay natin. Tapos ano nilagyan natin. Nakaano pa yung ano, pag you can feel the, yung pag-sugba, yung pag-inaw. Mas masarap talaga pag inihaw kasi sa prito yung sisig. Pwede yung pambaon talaga. Ang kanin, talagang plain. Normal na kanin. Jasmine rice. Sarap. Hindi lang ako magaling magbalot. Ano naman, balot ko normal. Hindi yung masikip na balot. Diba, may magagaling talaga magbalot eh. Tama na ba eh? First time ko lang kasi gumawa ng kasi burrito. Kasi giant ang tawag mo. Dapat giant. Giant sisig burrito talaga ito. Laki oh. Di ba yung parang sa atin yung lumpia? Hindi na pinupaw na. Sarap.
Doon nyo. Subukan mga katipsi. Doon nyo din. Pwede ito pang business mga katipsi para maiba. Di ba? Sisig. Ito kasi yung, ang tawag sa sisig na ito ha, Manila sisig. Manigas ka? Manila. Bakit Manila? Hindi Japan. Hindi Kapampangan. Hindi San Diego. Hindi, ang Manila sisig kasi, may itlog at saka mayonnaise. Ang original sisig yung Pampanga, walang mayonnaise o may itlog. That's spicy, no? Meron nung talaga sili yung sisig. Pero hindi na masyadong manghanga, di ba? Mm-hmm. Ba? Di ba? Mm-hmm. Pero yung, di ba chicken mm-hmm. and pork to, mm-hmm. Manila pa rin to? Di ba sa Pampanga, ibang yeah. pork. Ibang part ng... Pork talaga ang sisig, pero may gumagawa rin ng chicken. Ginawa mm-hmm. ko, pinagsama ko. Tapos, mm-hmm. pork yung pork and sisig. Mm-hmm. Tsaka parang wala siyang taba. Kasi nga may ano ma, may chicken. Yung chicken, ang binili kong chicken part yung boneless na legs. Oh. Kasi malasa yun. So either legs or thigh, boneless. Yun. Ah, yung dark. Yung breast kasi di ba, medyo matabang yung breast. White yun. Tapos pork yan. Pork belly. Dark pork belly. Pork loin. Ah, belly. Tapos lagyan nyo lang ng ano, ng lettuce, syempre para may greens. Kasi nagpapa-enhance din ng lahat ng lettuce. Uh-huh. Lalo sa mga ganitong burrito. Tsaka pagka binite mo siya, may crunchiness. Oo nga. There's a lot. Dahil dun sa lettuce niya. Yeah. Oo nga. Sarap. At saka nararamdaman mo tayo ano, yung spicy, mm-hmm. pero hindi siya mahangang. Kamayang yeah. Hindi ko na nilagyan ito ng ano, yung may nung Thai chili. Kaya lagyan kasi yung mahangang yung pula. Mm-hmm. Kasi medyo mahangang naman yung jalapeno. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung crushed red crab. Yeah. Mm-hmm. Pero kung gusto niyo mahigit siya bang, pwede naman lagyan. Hindi ito mahigit mo. May lasang hanghang. Mm-hmm. Kung di ka kakininid ba dyan, happy God Junior. Salamat mga tipsy, pwede yung subukan. Manalo. Mm-hmm. Hmm? Champion! Hindi yan kasi. Warranty! Panalo! Yung tortilla, kaya malaki. Mm. Pagkaganan niya masong, hinihiwa-hiwa nila tapos nilalagay sa malaking tray. Diba ba? Yeah. Yung ginagawa nilang ano, paikot ng gano'n. Para sa party. Parang ano, parang... Yung gano'n lang. Meron kasi ako nakainan at masarap na tortilla dito. Dito kasi mga katibisya sa San Diego, dito sa lugar namin ha. Dito sa Chula Vista na ha. May natikman ako doon masarap na tortilla. Tapos yun, Mexican yung pangalan eh. Dito okay, kasi sa area los, namin. Ano? Los. Hindi, yung pangalan. Los. Hindi siya Los Pachos, hindi. Parang ganun eh. Los Pachos. Yun nga yata. Yun yata ito, parang. Yung in-order ko. Basta may Los. Yan. Yung in-order ko, laki din, ganito kalaki. Tapos, Mexican yung pangalan eh. Hindi. Torta? Tapos tinanong ko, anong laman yan? Mexicano yung mga nagtitinda. Dito kasi sa Chula Vista mga katipsi, since tabi ng Mexico, masasarap talaga yung mga tortilla dito, yung tacos, mga ganun, birria, ganyan, kasi mga Mexican food. Tinanong ko, anong yung laman, sabi ko. Pinagsama-sama daw nila yung pork, beef, chicken. Doon sa in order ko na, sarap. Tapos may red sauce nga lang, may red sauce siya. Sarap. Tapos sabi ko, it's a birria na order mo. Hindi, yung birria, ano yun eh, beef yun mo eh. Kaya sabi ko, pwede ito sa sisig. Ang sarap. Ito, gumawa tayo. Masarap mga tips yun. Pwede yung pambaon. Uh-huh. Yung mas maliit naman ha. Pwede yung pambaon sa mga bata. Hindi, kahit yung gano'n. Kalahating yan. Yeah. Pwede yung pambaon. Ito lang yung solve ka na eh. Yeah. Pwede pang business. Sa restaurant, pwede din ito. Mga tips yun. Yung mga ganito. Pwede ito yung mga unbound pipik. Yun. Sa ready na. Bigay, yeah, kuha ka lang, kuha. Ito ang mga ganito magaganda. Wala na yung sandok-sandok kasi nakarap na nga. Ayan, lapang! Pag tsaka masarap. Masarap yung, ito, yung tortilla. Yeah. Lalo kapag yun, tinos ng konti. Ba, pag magbibit, kayo, na summer day, hindi malang, nakapunta ba kayo ng beach? Hindi. Sunog na ang robot eh. Baka umitim si mama. New York pa lang, sunog na ako eh. Hindi pa bumaba. Ano ka ba? Excited ka na pag-uwi? Uuwi nga pala sa Pilipinas si Auntie Bibot sa mga gustong ma-meet si Auntie Bibot at humingi ng dollars. Yung magbibigay! Uuwi siya sa Castillejos. Ayan, sa Castillejos si Auntie Bibot. Pero marami akong itinerary. Pero punta siya sa Cebu, punta pa siya Korea. Mag-world tour siya eh. May concert. Pupunta kami ng Oslo. Ay, punta kayaan. Maganda doon. Maganda na sa Oslo. 3,000. Simon with the whales kayo. Kasi, kaya gusto nila Maria. Hi! Excited si Mariel. Meron na raw siya. Tinanong ako ni Mariel. Auntie, anong attire mo? Attire para saan? Sa Cebu. Wala ka mag-attire? Pupunta sila sa Cebu, mga team. Shoutout sa mga Cebuano natin na nanonood dyan. Maraming taga Cebuano dyan. Mactan. Yeah. Ang origin po kasi ng pamilya talaga namin sa lola side, sa mother nila. Bantayan. Bantayan, Cebu. Bantayan.
atop-atop bantayan. Yeah. Si Papa namin from Negros. Aba, ni Mama sa Cebu. Nakita-kita kami sa Olongapo. Doon nakita sila sa Manila. Nakita sila ang Papa at si Nanay sa Manila. Nagawa tayo sa Olongapo. So nakita-kita tayo sa Olongapo. Ganun naman yung mga, ano na lang to, yung malalaking pamilya talaga. 10 anak, 11 anak. Wala pang tapos habang nagiging teenager yung mga anak nagkikihiwa-hiwalay, nagkikita-kita na lang pag may mga wala pang cellphone na. Kasi nung araw, yeah. Walang Candy Crush. Yeah, sulat pa noon, sulat. Sila ang nakakrush. Wala pang libangan. Hindi ko mauubos to, laki. Kaya sila, kaya silang dalawa nagsibangan. Mga katipsi, too big. Yeah, tapos. Too big to be true. Tapos may kanin na tayo, may ano pa, may mabigat, mabigat sa chan. Pero masarap mga katipsi, subukan nyo. Recommended. Recommended. Highly recommended. Shoutout ulit kay Sir Rani, namit namin siya sa Roar Park. Tsaka yung namit natin, binili natin to. Si Ran, ay may ba yun, Ivy? Ivy! Shoutout din po doon kay Ma'am Ivy at kay Sir Ran na namit namin sa... Nawa ko kasi si Tata. Komisari. Josie. Josie Vicky. Vicky. Tinanong kanina ako nung isang araw ni Vicky. Jessie! Marilu! Pati rin si Jessie? Yeah, si Jessie! Pilipina pala si Jessie? Oh, si Marilu! Oh my God! Hindi marami ko lang si Pilipina sa wala. Si mga NBMU, West Wing, UCSD, number one in San Diego. Shoutout po sa mga kasama ng aunt at ni mama sa trabaho NBMU. Nila ng mga laging nanonood. Marami daw po. Marami kasi Pilipina dyan, tapos mga nanonood ng channel natin. Thank you so much po. At ayun mga tipsy, ganito naman na yung video natin. Sana gusto nyo, yung simple natin po tahi today. Sarap. Pwede yung panegosyo. Yummy. Alam mo, pagka may bisita, tapos ito, hati-hati-hati. Yun na nga ang sinasabi ko. Hello, yun na yung sinabi ko. Para party tray. Pwede yun. Pwede din yun. Pwede yung sabi ko, yung lagay mo sa ganito. Para i-ready. O kaya sa ganon. Na? Sarap. Manalo siya! Eh mga katipsi, ganito na yung video natin. Salamat sa panonood nyo. Sa mga hindi pa ba nakasubscribe, mag-subscribe na ka dyan. Tapos, ilin nyo rin yung bell para updated kayo sa good and good vibes natin. And always remember, stay tipsy lang! Yeah. And always remember, stay tipsy lang! Salud!